Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa.
kapag tayo ay lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat walang imposible sa Kanya. Sa mga oras na ito, sama-sama po tayong magnilay ng mabuting balita. At kuman, kung magsagabal sa ating isipan at sa ating puso, in Jesus' name, tanggalin po natin upang malayang makapasok ang banal na espiritu at makapagbinhi ng mabuting aral sa bawat isa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo sapagkat sa oras na ito, muli kang naghahain ng pagkain espiritual, ang Thursday Gospel, Panginoon. Nawa, sa oras na ito, lumapit kami sa iyo na may kababang loob. Buksan namin ang aming espiritu upang magkaroon ng kaugnayan sa iyong espiritu, Panginoon. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang. Muli ang loobang lingkod ay lumalapit sa iyo na may kababang loob. Linisin mo po ang aking isip at ang aking puso. Ano po man ang aking naging kasalanan sa nakalipas na oras? Linisin mo ko, Panginoon, nawa mas makita mo ang desire kong pagmalaki ka. Ano man ang aking kahinaan at kasalanan, nawa mas makita mo pa rin ang pagmamahal ko sa iyo. Gamitin mo lamang akong instrumento, Panginoon, na daluyan ang iyong mabuting balita. Puspusin mo ang iyong lingkod ng banal na espiritu. Panginoon, karunungan, discernment, at mga bunga ng banal na espiritu ang hinihingi ko sa iyo. Not my will, but your will be done, my Lord. Panginoon, gayon din ang aking panalangin sa makakarinig ng Thursday Gospel. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, nawa anuman ang maging hadlang sa pakikinig ng iyong mabuting balita. Kinakasaot ko sa pangalan mo, Panginoon. Nawa huminto ang oras namin sa mga oras na ito at ituulam namin ang aming puso at isipan ang aming espiritu sa iyo, Panginoon. Alam namin magpapagaling ka online. Alam namin na ang iyong salita ang magbibigay buhay at pag-asa sa amin. Patuloy kang kumilos, Banal na Espiritu, upang sa ganon ang pangalan ng ating Diyos ang maitaas. Ang iyong mga salita, ang iyong mensahe sa oras na ito, Panginoon, ang mahayag. Itago mo ang iyong banglingkod sa iyong liwanag. Gabitin mo lang ang aking isipan, ang aking puso, ang aking tinig. Ngunit ako ay nakikinig din sa iyo, Panginoon. Come, Holy Spirit, we need you. Nawa, pare-pareho kami magkaroon ng kababang loob sa mga oras na ito na tumabi sa iyong presensya at makinig sa aral mo tungkol sa pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Ang lahat ng ito dalain ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Buksan po natin ang ating puso at makinig sa mabuting balita. Kapatid kong minamahal, ang mabuting balita ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth.
Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan." Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. Welcome po sa The Word of God Daily Gospel. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita sa pamamagitan po ng Facebook Live. Sapagkat talaga naman, ang social media ngayon ay kumakalampag sa mundo. Kumbaga, kahit anong gusto mo makita, malaman na lahat na, nasi-search na sa social media. Kaya nawa, gamitin natin ang ating mga cellphone, ating Facebook, para makarinig everyday ng gospel. Kasi bilang mga Katoliko, talaga namang everyday meron naman talagang misa Usually, alas 6 ng umaga para sa daily gospel. Hindi lang para tuwing Sunday. Kasi usually tayo mga Katoliko, nakikinig lang po tayo ng mabuting balita o nagsisimba tuwing Linggo. Dapat po everyday po yan. Kasi may tuturing po natin yung spiritual na pagkain. Manghihina po ang ating spiritual na kaugnayan sa Diyos kung tayo po hindi nakakarinig ng kanyang mabuting balita. And of course, ako po si Sister Angelica, taga Bulacan, at isa po akong Katoliko. At nawa, sama-sama po tayong magnilay ng Thursday Gospel. Salamat sa Diyos, December 21 na, 2023, 22, 23, 24, 25, naku po, 4 na araw na lang Pasko na. Pag-alala muli sa muling pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. At ang pagbasa po natin ay nanggaling kay San Lucas. Tungkol po ito sa ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Amen. Sa maraming version o marami tayong pwedeng ipagnilay sa gospel na ito since ito ay laging nating nababanggit every year. Lalo na pag magpapasko, no? Nandyan yung pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, yung ipinahayag ang panganak kay Jesus, ano pa yung mga nakaraang gospel, paunang sinabi ang panganak kay Juan Bautista. Amen. So, yan yung mga nakaraang gospel lo, na itinatalakay sa simbang gabi. Pero ngayong gabi po, ang tungkol po sa pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, ang ating pong pagninayan. So, kahit paulit-ulit po yung gospel, naniniwala ako na may iba't ibang mensahe ang Diyos para sa atin. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Amen. So, maganda nga, bago tayo magsimbang gabi mamaya, maano na natin na malaman na natin kung ano ba yung pwede natin ipagnilay sa mabuting balita ngayon. And of course, balikan po natin ang gospel, di ba? So, ang senaryo ay dumalaw si Maria kay Elizabeth kasi po sila'y magpinsan. At pareho po silang buntis. So nakita naman po natin kung gaano kasidhi ang pagnanais ni Mama Mary na makita si Elizabeth kahit siya'y buntis. Talaga namang nagmamadali siyang pumunta sa tahanan nito. Tahanan ni Elizabeth at ni Zacarias, no? Kamukha ng sinabi natin, si Zacarias ay asawa ni Elizabeth. At si Elizabeth at Zacarias ang mga magulang ni Juan Bautista. At nang marinig ngayon ni Elizabeth yung pagbati ni Mama Mary, syempre nakita sila, no? Syempre babatiin ni Mama Mary si Elizabeth. Nagkaroon ng reaction yung sanggol na dinadala ni Elizabeth, which is si Juan Bautista. So, makikita natin dito na nasa sinapupunan pa lang itong mga baby na to, no? Si baby Jesus, saka si baby John, talaga namang nagkakaroon agad ng connection. May reaction. Amen?
At anong sabi ni Elizabeth kay Mama Mary? Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo. Alam natin yung dasal na Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at mo kami mamamatay. So, hindi yun. So, yung dasal palang abagin ng Mare, galing din po pala sa Bible yon. So, katangi-tangi kasi si Mama Mary, talagang tiniserve siya ng God para maging gamitin, no? Bilang maging ina ng ating Panginoong Jesus. Pero, makikita natin ang humility ni Elizabeth. Ang sabi niya kay Maria, "Ngunit sino ako para dalawin ang aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong tinig ay nagagalaw yung sanggol sa aking tiyan." Amen. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. So, naroroon talaga yung connection ni John the Baptist at si Jesus Christ. Mga baby pa lang sila. Pero diba, yung bang hindi pa sila nagkikita, yung mga mother pa lang nila ang nag-uusap. Pero nandun na yung kapuspusan ng banal na espiritu. Nandun na eh. At naniniwala si Elizabeth na yung dinadala ni Mama Mary ang magiging tagapagligtas ng sanlibutan, which is Jesus Christ. Sa madaling salita, hindi pa nga isinisilang ang Panginoong Jesus, pero nandun na yung paniniwala ni Elizabeth na eto na yung Mesiyas. Amen. So, ganun po yung senaryo ng mabuting balita. So, paano po natin yun itatransfer sa spiritual message o sa buhay po natin? So, since paulit-ulit din naman po itong gospel na to every year, so, ibahin naman natin, no, magtuon tayo sa dalawang babae na nag-usap. Si Maria at si Elizabeth. So, pareho po silang mga babae. At pareho po silang magiging ina. Amen. So ngayon, magko-concentrate po tayo sa babae at sa sanggol. Since ang dinadala nila pareho ay mga sanggol na ipinagbubuntis pa lang nila. So, tayo po, gaano ba kahalaga sa paningin ng Diyos ang isang ina, ang isang babae? Napakahalaga. Sobrang halaga. Bakit? Sapagkat mismo ang Panginoong Jesus, sinunod niya ang Mama Mary nung time na naubusan ng alak sa kasalan sa Kanaan. Hindi po ba? Hindi pa time para maghimala ang Panginoong Jesus? Pero nung sinabi ni Mama Mary na maubos na yung alak sa kasalan, kailangan di ba magkaroon ng alak? So, di ba nag-perform ng first miracle si Jesus Christ? Ginawa niyang alak yung mga tubig. Amen. Ganun kalakas si Mama Mary kay Jesus Christ. Ganun kahalaga si Mama Mary kay Jesus Christ. Kahit alam na ni Mama Mary na siya anak ng Diyos, na siya ginagamit lamang bilang instrumento para magdala sa sinapupunan niya ang Panginoong Jesus, nakita natin kung gaano naging masunurin, naging mapagmahal ang Panginoong Jesus sa pagsunod niya kay Mama Mary. Kahit sabihin pa natin na si Mama Mary ang first disciple ni Jesus Christ. Tagasunod. Unong naging tagasunod. Amen. Babae. Gaano ba kahalaga ang babae sa inyong buhay? Ano ba ang nagiging role ng isang babae sa isang tahanan bilang isang ina? Amen. Nalungkot si Adan. Hindi magkamatch yung mga nilikha ng Diyos na hayop sa lupa, sa himpapawid, sa dagat. Kaya ang sabi ng Diyos Ama, lilikha ako ng kawangis mo, na makakatuwang mo, na magpaparami kayo. Kaya nga nilikha si Eva, na kinuha sa tadyang ni Adan. Ganyan ka-espesyal ang babae sa paningin ng Diyos. Mismong kinuha niya, dugot naman sa katawan ni Adan. Upang sa ganon,
Kapag sila'y nagsama, sila'y magiging isa na. Hindi na sila separate. Isa na sila. Amen. At anong utos ng Ama? Magparami kayo. Gaano pa kahalaga ang isang babae, ang isang ina sa harap ng paningin ng Diyos? Ang ina ang nagdadala ng baby. Amen. Hindi ang lalaki, ha, ang ina. Nakita mo kung gaano kalaki ang responsibilidad na ibinibigay ng Diyos? Pagtitiwala na binibigay ng Diyos sa isang babae, sa isang nanay? Amen. Kaya kung tutusin, may pag-aaral eh, na mas matatag, mas matibay ang babae kaysa lalaki. When it comes sa pagharap ng mga problema. Kasi tayong mga babae, lalo na ang mga nanay na ng anak, nandoon yung natotolerate natin yung pain. Ang hirap mga anak, mga lalaki. Hindi ba? Ako sa experience ko, nanganak ako normal delivery at saka cesarean delivery. Yung normal delivery, talaga naman, iiiri mo. Para bang lumalabas na lahat ng lamang loob mo, yung puso mo, yung baga mo, habang umiiri ka para ilabas yung baby. Hindi lang yun. Ang hirap maglihi. Ang hirap na siyam na buwan na dadalhin mo yung baby. Diba? Nandiyang mahihilok ka, masusuka ka, nandiyang tataba ka, nandiyang magkakaroon ka ng manas, ng varicose vein, ano pa, nandiyang papangit. Merong ibang babae na kapag nagbubuntis, pumapangit, umiitim yung ilalim ng kilikili, ng leeg, lumalaki yung ilong, may bihira na lang siguro yung nagbubuntis na maganda. Maraming pagbabago when it comes to physical aspect ang isang babae kapag nagbubuntis. Amen. Kaya nga, sinasabi na kapag ang babae ay buntis at manganak siya, ang kanyang isang paa ay nasa hukay. Bakit? Kasi hindi naman ganun kadaling na, ay, buntis siya, tapos manganak. Hindi. Iba-iba ang kakayahan ng isang babae sa panganganak. Merong iba na hindi kinakaya. Kaya kapag nagpaanak o nanganak, minsan namamatay yung nanay, nabubuhay yung nanay. Minsan naman pareho silang namamatay. O minsan naman, pag naisilang niya yung bata, minsan nagkakaroon ng tinatawag na postnatal depression, which is nagbabago yung hormones ng isang babae o ng isang nanay, naiiba yung kanyang ugali, naiiba yung kanyang pag-iisip, inaayawan niya yung baby, ayaw niya makita yung baby. Meron pa ang iba sa ibang bansa, pinapatay niya yung baby niya pagkasilang kasi nagkaroon siya ng postnatal depression na iba yung kanyang paningin dun sa baby. Which is totoo naman talaga yun. Iba nga, pinapatay niya yung baby dahil ayaw niya dun sa baby, parang tingin niya hindi maganda yung baby, tapos papatayin pa niya yung mga anak niya, tapos napapatay niya yung sarili niya. Which is nangyayari naman talaga yun. Kahit sa Pilipinas, oh, minsan na-news yung ganyan. Na nagkaroon ng postnatal depression yung babae, pinatay niya yung kanyang mga anak, nilunod, tapos nagbigti siya. Ganyan kahirap ang magdala ng baby, hindi siya ganun kadali. Meron kasi mga babae na madaling magbuntis, madaling manganak. Meron namang babae 10 taon na hindi pa nabubuntis. Meron namang babae na pag nagbuntis, napakaselan. Amen. Bilang isang babae, wala na sigurong pinakamahirap ay yung magbuntis. Amen. Pero, kung papipiliin mo ako kung magiging babae ako o lalaki ako, pipiliin ko pa rin maging babae. Sapagkat masarap maging babae. Kaya nga nakakalungkot na may mga ilang babae na nanilikha sila ng Diyos na babae pero gusto nilang maging lalaki. Gusto nilang maging itsurang lalaki, kilos lalaki, manamit lalaki, umibig sa kapwa babae. Sayang, di ba? Sayang ang matres. Sayang, may mga totoong babae na hindi magkaanak. Pero ikaw, totoo kang babae pero ayaw mo magkaanak. Ayaw mo sa babae at ayaw mo sa lalaki. Nandidiri kang makipagrelasyon sa lalaki. Hindi ba? Sayang. Sapagkat
ang gusto ng Diyos ay gamitin tayong mga babae para maging co-creator niya, para dumami yung tao. Malay mo, ikaw yung pinili ng Diyos para magdala ng isang batang magiging pare in the future. O kaya isang batang attorney, engineer, hindi ba? Kaya napakahalaga sa buhay natin na pinapahalagahan natin kung ano yung ibinigay sa atin ng Diyos. Kung nilikha tayo ng Diyos na babae, magpakababae tayo. Kung nilikha tayo ng Diyos na lalaki, magpakalalaki tayo. Hindi ba? Kasi tayo, nilikha ng Diyos sa kawangis niya. Meron tayong kanyang-kanyang role. Usually, ang lalaki siya yung provider. Ang babae siya yung ilaw ng tahanan. Amen? Of course, lahat tayo, mahal ng Diyos. Ayaw lang ng Diyos yung mga pinagagawa natin na nagdudulot ng kasalanan sa Kanya. Amen? So, babae, babae. Napakahalaga ng babae sa buhay ng isang lalaki. Di mo ba? Mahalaga din ang babae sa buhay ng isang anak. Mahalaga din ang babae sa buhay ng isang magulang, ng isang kaibigan. Amen. So, kamukha ni Mama Mary at ni Elizabeth na sila'y mga babae at sila'y mga ina, dapat nating tularan. Kasi, kahit babae ang tinutumpok ng gospel ngayon, it doesn't mean na babae lang talaga yung pinag-uusapan natin. Yung karakter ng isang ina. Ano bang karakter ng isang ina? Malakas ang loob, matapang. Ipaglalaban ng anak hanggang kamatayan. Saktan mo na ako, wag lang yung anak ko. Ang babae, mahaba ang pasensya. Kaya nga sa relasyon, kapag bumitaw na ang babae sa relasyon, tapos na ang kwento. Hindi ba? So, ang babae, napakahalaga sa paningin ng Panginoon. Kaya, tayo, sinasabi ng Panginoon, sinasabi ng mabuting balita, oo, si Maria at si Elizabeth ang topic natin ngayon sa gospel. Pero lahat tayo, we can be a woman like Mary, like Elizabeth, in character. Kahit ikaw ay lalaki, pwede kang maging isang Maria, maging isang Elizabeth. Kahit ikaw ay isang attorney, engineer, teacher, bata, matanda, senior, kahit ano, pwede tayong maging isang babae na kamukha ng karakter ni Elizabeth at ni Maria. At ano ba yung karakter na binabanggit doon? Higit sa lahat, yung humility, yung obedience. Nakita natin na ang obedience at humility ni Maria at Elizabeth hindi nagkakalayo. Eksakto, ganun sila. At ganyan din ang kanilang naging anak, di ba? Kaya napakahalaga na pagnilayan natin ang ating mga sarili. Ang karakter ko ba ay mahilan tulad ko kay Maria, kay Elizabeth, na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagpapakumbaba? Amen. Kaya diba no, tingnan mo si Elizabeth, anong sabi niya kay Maria? Bakit niyo po ako dinalaw? Di na po karapat dapat na dalawin pa kasi kayo'y ina ng aking Panginoon. Parang si Juan Bautista din, di ba? Meron din siyang humility. Anong sabi niya kay Kristo? Kahit pagtanggal ng tali ng iyong sandalyas, hindi po ako karapat-dapat. Amen. Why? Because Elizabeth, tinitreat niya yung sarili niya sa harap ng Panginoon as a faithful and a good servant. Wala nang tataas pa sa Diyos, kundi yung bang masasabi natin, yung pagiging servant natin, alam natin katayuan natin sa harap ng Panginoon. At yun, si Elizabeth, alam niya, batid niya, na bagamat hindi pa naisisilang si ang Panginoong Jesus, nasa tiyan pa lang ni Mama Mary, pero siya yung tinatawag na, anong klase ng kanyang faith, ang quality ng kanyang faith is to see, takasi ang mga tao, to see is to believe, pero siya, she believe so she can see the goodness of God. Kahit hindi pa niya nakikita ang pagsilang ng Panginoong Jesus, nandun na yung faith niya. Ano bang definition ng faith? Di ba yung pananampalataya, yung paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita? At hindi natin nakikita ang Diyos. Pero naniniwala tayo, may Diyos.
Amen. So, nakikita natin na si Mama Mary at si Elizabeth, yung connection nila nanggagaling sa Diyos. Alam ni Mary kung anong gusto ng Diyos, alam ni Elizabeth kung anong kalooban ng Diyos. Kaya nandoon yung design nilang dalawa na magtulungan para maisilang ng maayos si Juan Bautista, si Jesus Christ, para matupad ang kalooban ng Diyos. At ano yung kalooban ng Diyos, di ba? Yung iligtas tayo, kaya nga ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Amen. So, sana maging Mama Mary tayo and Elizabeth when it comes to character, the obedience and the humility of ang dalawang babaeng ito. Pangalawa, yung sanggol sa kanyang sinapupunan, si baby John and baby Jesus. Ano naman ang karakter ng isang sanggol? Kanina binanggit natin kung ano yung magiging pwedeng karakter ng isang babae, ng isang ina, kung gaano kahalaga ito sa paningin ng Diyos. Ang sanggol, paano ba natin i-define ang sanggol? Of course, ang sanggol nasisimula yan sa dugo. Hindi naman agad pumunta yan sa tiyan mo na baby na kaagad na may ulo na, may paan na. Hindi, kaya nga diba it takes 9 months. 9 months bago yan maging matured na at pwede mo nang ipanganak. Nasisimula pa lang yan sa dugo hanggang sa nagde-develop na yan as months goes by, diba? Nagkakaroon na ng, nagde-develop na, nagkakaroon na ng, diba, ng kamay, paa, ulo, utak, puso. Hanggang sa dumating na yung 9 months na pwede mo na siyang ipanganak. So, ano yung nakikita natin sa isang sanggol? Gaano kahalaga sa Diyos ang isang sanggol? Napakahalaga. Isang sanggol na walang malay, isang sanggol na inosente, isang sanggol na magbibigay ng kaligayahan sa mag-asawa, sa pamilya, sa kapwa. Isang sanggol na walang kamuwang-muwang sa kasalanan. Isang sanggol na pag nakita mo, ngingitian ka, ang saya-saya mo na. Isang sanggol na, hindi ba, pwede mong turuan ng mabuting aral, ng aral ng Diyos. Isang sanggol na balang araw mag-aalaga sa'yo sa pagtanda mo. Isang sanggol na magmamahal sa'yo. Isang sanggol na masasabi mong sa'yo. Amen. At lahat tayo, ako, ikaw, Brother Dominic, Brother Rene, Sister Maria, Sister Elvira, Sister Yana, lahat tayo naging sanggol. Wala sa atin ang lumaki na malaki na kaagad. Lahat tayo ay naging sanggol. And usually, ang mga sanggol na yan ay bunga ng pagmamahala ng mga magulang. Amen. Kaya si Kristo, bunga yan ng pagmamahal sa atin ng Diyos Ama. Kaya siya ay ipinaglihi ni Mama Mary sa kanyang sinapupunan through Holy Spirit. Because of love. Amen. Kaya tayo, bunga tayo ng pagmamahal ng Diyos, ng pagmamahal ng ating mga magulang. Ay paano naman, tatanong nyo naman si Kuri, paano naman yung mga nare-rape? Paano naman yung mga wala lang, hindi naman love? Parang sex lang o ano lang, di ba? Kaya ano pa reason yan? Kaya na-rape ka, kaya one night stand lang yan. Naniniwala ako ah, personally ah, paniniwala ako ito na lahat ng tao sinilang sa Diyos, sinilang dito sa mundo, kalooban niya ng Diyos. Kaya naging masama o mabuti ang taong yan, basta isinilang yan dito sa mundo, kalooban niya ng Diyos. Naniniwala ako. May purpose ang Diyos. Amen. Bilang ng Diyos kung ilang tao ang mabubuhay at mamamatay dito sa mundo. Amen. Kaya, it doesn't matter kung ikaw ay anak sa pagkakasala o sinasabi nga yung naging anak ka outside of marriage o naging anak ka dahil na-rape ka o dahil naging anak ka na hindi sinasadya o playtime lang o ano. Ang mahalaga doon, tayo ay nilikha ng Diyos. May reason ang Panginoon. At syempre, wala namang kasalanan ng bata. Kung libawa, na-rape ka, ano kasalanan ng bata doon?
Halimbawa, nagawa yung bata outside of marriage, ano kasalanan ng bata doon? Ng sanggol doon? Wala. Amen. Kaya nga, diba, dapat minamahal natin ang mga sanggol. Lalo na yung mga bata na iniwan ng kanilang mga magulang. Nakikita natin sa bahay ampunan. Minamahal yan. Amen. Sabi nga nila, meron nga akong kakilala, 3-4 na anak eh. Pero nag-ampun pa. Bakit? Kasi iba ang pagmamahal sa isang adopted child. Hindi mo nga siya anak sa laman, o hindi mo nga siya anak sa puso, ay hindi mo nga siya anak sa laman, pero anak mo siya sa puso. Yung tipong hindi mo naman siya kadugo, pero inampun mo siya, minahal mo siya, pinag-aral mo siya, mas nakakalugod yun sa Diyos. Kasi hindi mo kaano-ano eh. Pero tinuring mo anak. Amen. Higit pa yun sa tunay na anak. Amen. Kaya ang sanggol, iba ang ibinibigay. Naligaya, naliwanag ng pag-asa. Kaya tayo nagtatrabaho mga magulang para mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Kaya tayo nagpapakahirap gumising si nanay sa umaga, magprepare ng baon, etc., etc. Para ano? Para sa sanggol na yan. Para magpalaki yan ng maayos. Amen. At yan ang paningin ng Diyos Ama sa isang sanggol. Yan ang ginamit niya para ipadala sa mundo, para ipadala sa ating mga walang niya, para ipadala sa ating mga makasalanan. Yung sanggol na yan na inaalala natin tuwing December 25. Kasi yung sanggol na yan, yan si Kristo. Dabagamat Diyos siya, nagpakababa siya para ibigay ang kanyang buhay para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Dumating siya sa mundo na hindi isang hari, na puno ng kaharian at kayamanan. Dumating siya na pinakasimpleng, inosenteng baby. Sa sabsaban siya isinilang. Hindi ba? Hindi namili ang Diyos ng mayaman na isusugo dito sa mundo para tayo ligtas. Hindi. Napakarunong ng ating Ama sa Langit. Alam niya kung paano siya kikilos para tayo lapitan, para ilapit ang mabuting balita sa atin. Amen. Sinabi nga ni Elizabeth kanina, di ba? Hindi po ako karapat dapat napuntahan nyo. Mama Mary, bakit nyo ako pinuntahan dito sa bahay ko? Inak kayo ng Diyos, tapos pupunta kayo sa bahay ko? Hindi ba? Parang ganito lang din naman yan eh. O ito, kamukha na nung Facebook live na ito. We deserve ba? Deserve ba nating makinig ng mabuting balita na ang Diyos ang naghain? Ang Diyos ang nagsusupply ng mensahe? Deserve ba nating magsimba na ang Diyos ang nagbibigay ng mensahe ginagamit ang pare? Hindi natin deserve kasi pakasalanan tayo. Pero dahil sa pagmamahal natin sa Diyos, ipinigay niya ang kanyang bukto na anak, kaya pwede na tayong makalapit. Pwede na tayong humingi ng tawad. At dun, inis na inis ang Diablo. Ingit na ingit ang Diablo sa atin kasi makasalanan tayo, pero pwede tayong lumapit sa Diyos, humingi ng tawad. Eh siya hindi. Kaya pinagawa niya lahat ng paraan para mawalan tayo ng interest makinig ng salita ng Diyos. Na tama na lang, tinlinggo na lang tayong makinig. Huwag na everyday, no? Everyday tayo nagkakasala eh. Kailangan natin ang salita ng Panginoon. Ang pagpapaalala ng Panginoon, parang maintenance yan. Kung nagme-maintenance ka sa high blood mo, sa diabetes mo, dahil ayaw mo magkasakit pa, ayaw mo mamatay, eh, paano naman yung espiritu natin? Eh, mas mahalaga to kaysa sa katawang lupa. Matakot tayo sa mga pumapatay. Huwag tayong matakot sa mga pumapatay sa katawan. Matakot tayo sa mga pumapatay sa kaluluwa. Amen. Kaya ang sanggol, dapat maging ganun tayo. Tinanong nga ng mga alagad kay Kristo, paano po ba kami magiging karapat-dapat niya sa langit? Sino ba talaga ang nasa kanan niyo at nasa kaliwa mo pagdating ng panahon? Pag nagahari na ang Panginoong Jesus. Diba, anong sagot ng Panginoong Jesus? Kung kayo ay magiging katulad ng isang bata, papasok tayo sa langit. Bakit? Bakit ikinumpara ng Panginoong Jesus na kung kayo magiging katulad ng isang bata? Kasi ang bata ay inosente.
ang bata away, lalaro, laro, laro, mamaya mag-aaway. Pagkatapos away, maya-maya, bati na. Ang bata, ang buhay niya, ang kanyang magulang, ang kanyang nanay. Tatawid dyan, hahawak niya sa kamay mo. Feeling protected. Na wala, hindi siya masasagasaan. Ang baby, makita pa lang yung nanay, yung amoy ng nanay, yung boses ng nanay, yun na agad ang hinahanap. Di ba ganun ang sanggol? Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Maging sanggol tayo. Maging bata tayo. Na wala tayong inaasahan kundi siya. Na wala tayong pinapakinggan kundi siya. Yung instruction niya. Yung tayong mga magulang nung maliit, di ba sabi natin, o magpo at opo ka, magpray ka bago ka magdasal, ay, magpray ka bago ka kumain, magpray ka bago ka matulog. Hindi ba? Anong kagawin ng bata? Natututo sa atin. Amen. Kaya nga kung anong gagawin ng matanda, ginagaya ng bata. Lalo na sa panahon nito. Ang mga bata, napakatalino na. Ang mga bata, sinusubukan na ang mga matatanda. Kapag sinabi ni lolo at ni lola, ay, wag mong galawin yan, apo, eh ginalaw. Eh titagumpay si apo. Ay, tuwang-tuwa naman si lolo at lola. Hindi niya alam, talo siya nung apo. Kailangan we have to be strict with love sa ating mga anak o sa ating mga apo na palaki pa lang. Kapag sinabi mong no, it should be no. Kapag yes, yes. Kasi sinusubukan tayo ng mga bata ngayon. Tinitingnan nila kung hanggang saan tayo bibigay. Inuutusan natin sila, pero sila yung nasusunod. Kailangan palakihin natin ang bata sa aral ng Diyos, sa disiplina. Huwag i-spoil. Lalo na kung mag-isang apo lang, mag-isang anak ng kapatid. Ako po, makukonsumi ka dyan bawat balang araw pag in-spoil mo yan. Amen. Huwag maging laki sa layo, Jeprox. Kailangan ipakita natin sa bata, una sa lahat, ilapit natin siya sa Diyos. Kasi ang bata o ang anak na malapit sa Diyos, hindi ka magkakaproblema. Kahit nasa labas yan, alam niya na nakatingin sa kanya ang Diyos kaya hindi siya gagawa ng masama. Ang bata na pinalaki sa aral ng Diyos, alam niya kung ano dapat ang gawin niya. I-decision niya according to God's will. Amen. Iba ang batang pinalaki sa aral ng Diyos. Iba. Ibang iba, sinasabi ko sa inyo. Kesa yung pinapahayaan yung lumaki yung anak nyo na hindi nyo malang tinuro ang magdasal, magsimba, magbasa ng Bible, lumapit sa Diyos, maglingkod sa Diyos. Amen. Sanggol. Ano pa? Bata. Sa sinapupunan, siyam na buwan. Gusto ng Panginoon, sa sinapupunan ng kanyang pagmamahal, tayo ay lumaki at lumago ang ating pananampalataya. Gano'n ka na ba katagal nakakilala sa Panginoon? Isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, siyam na buwan, isang taon, dalawang taon. Kamusta na ba? Nagkaroon ba ng spiritual growth? Spiritual maturity? O baka na hanggang ngayon, senior citizen na, ano pa rin, gatas pa rin ang gusto. Kailangan matigas na yung kinakain. Matigas na dapat ang pananampalataya. I mean, lumalaban na. O isang bata na nagtatantrums. Na kapag hindi nakuha yung gusto, umiiyak, nalulungkot, magpapakamatay. Di ba? Sa buhay po natin, iyan ang ginagawa ng Panginoon. Kaya, lagi niyang inihihain ang kanyang mabuting balita. Para pakainin tayo ng pakainin ng spiritual food, para lumakas yung ating spiritual life, para pag dumadating mga pagsubok natin, matatag tayo kasama ang Panginoon. Amen. Gusto ng Lord, maging mapagpatawad tayo. Kasi ang bata, ganun, mapagpatawad, hindi sila mapagtanim. Hindi nila sasabihin sa iyo na, hindi mo ko binigyan ng candy eh, nung binigyan kita eh. Oo, di ba? Eh tayo ganun eh. Hindi ba? Minsan pag gumawa ng kasalanan sa atin ng kapwa natin, maghihiganti tayo.
Ayoko nga. Noong panahon na kailangan ko yung tulong mo, hindi mo ako tinulungan. Hindi rin kita tutulungan kapag ka, magka humingi ka. Di ba kapag higandi na tayo ngayon? Hindi na tayo bata. Na pagkatapos mag-tantrums, wala na, laro na sila uli. Uli ka, laro na tayo. Wala na yun, di ba? Yun ang gusto ng Panginoon. Yung hindi tayo nagtatanim ng galit sa ating kapwa. Sa tayong batang inosente, busilak ang puso. Isang bata na sumusunod sa kanyang magulang. Ganun din ang gusto ng Panginoon sa atin. Yung sumusunod tayo sa ating sa ating Diyos. Nakapag sinabi ni Lord na ito yung right way. Oh, doon sa right way. Ito yung middle way. Oh, dito ka. Hindi yung papunta si Lord sa kanan, tayo sa pakaliwa. Papunta si Lord sa pataas, tayo pababa. Hindi, maniligaw talaga tayo. Hindi ba? Ang pastol natin, ang Panginoong Jesus, tayo yung mga tupa. Pero pag nagsasalita ang pastor, hindi natin pinapakinggan. E mahuhulog talaga tayo sa bangin. Amen. Sanggol. Lahat tayo, kung hindi pa tayo nagbabalik loob sa Diyos, tayo ay mga sanggol pa. Dapat pa tayo isilang sa Espiritu. Amen. Isinilang tayo, yes. Sa sinapupunan, hanggang sa sinilang tayo, hanggang sa malaki na tayo ngayon. Physical growth. Pero, nung binigyan tayo noon sa tubig. Pero ang gusto ng Panginoon, binigyan tayo sa Espiritu. Yung muli tayong isilang. Yung pa rin ang pangalan mo, yung pa rin yung edad mo, pero isisilang ka uli. Through Holy Spirit. Yung makikita sa'yo si Kristo na. Amen. Kaya nga merong ano, di ba? Life Seminar. Spirit, di ba? LSS? Life Spirit Seminar, di ba? Na tinatanggap ang Holy Spirit. Amen. So, sa mabuting balita natin ngayon, ang isang babae na naging ina na nagdadalang tao at ang sanggol na sinapupunan niya ay pareho na gustong makita sa atin ng Diyos. Una, ang pagiging mapagpakumbaba. Masunurin bilang isang ina na dapat sumusunod sa nakakataas sa kanya, which is ang Panginoon. Para nang sa ganon, yung kanyang pagiging masunurin at pagiging humble, ipapasa niya sa kanyang sanggol. At ganon naman talaga nangyari, di ba, kay Mama Mary? Lahat ng karakter na maganda sa kanya, na kay Jesus. Ganon din tayo. At ano, dapat maging sanggol din tayo. Pasakop sa Diyos. Hanapin lagi ang presensya ng Panginoon. Laging makipag-usap sa Diyos. Through prayer. Listen to the Word of God. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. O kaya pakikinig sa mga ganitong gawain. Sa YouTube, marami namang nagpo-post ng mga pare na everyday gospel. Amen. Kasi, kapag yung ina at saka yung anak, pareho sila ng paniniwala, pareho sila ng pagmamahal sa Diyos, magbubunga pa sila ng maraming mga tao na follower ni God. Siyempre, kapag yung nanay tinuro niya ng maganda sa anak, yung magandang asal, magandang pagpapalaki sa aral ng Diyos, pag yung sanggol naman yun, naging bata, naging binata, o naging dalaga, naging mature, nag-asawa, ganun din ang ituturo niya sa kanyang anak. At anak, at anak, at anak. Ang apo ng kaapu-apu-apuhan. Hindi ba? Amen. Kaya dapat ngayon pa lang, iniisip na natin na tayo yung pagsimulan. Kung yung past generation natin, yung mga magulang natin, hindi nagsisimba, hindi naglilingkod sa Diyos, eto na. Sa atin na magsimula na pag nagkaroon tayo ng anak, nagsisimba na sila, sumusunod na sila sa Diyos, magalang silang anak. Hindi ba? Para generation to generation, kahit wala na tayo sa mundo, alam natin na mayroon tayong pinakamahalagang kayamanan na inaibigay sa ating mga anak. At ano yun? Napalaki natin sila sa aral ng Diyos, sa pagmamahal sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos. Higit pa yan sa 10 lote, marang kasasakyan, good education, maraming pera. Walang kabuluhan yan. Kahit gaano katalino ang anak mo, kahit gaano kaganda at kagwapo yan,
Kung barumbado naman yan, kung walang galang yan sa magulang, walang kabuluhan yan sa Diyos. Pero kung anak mo, simple lang, mahirap lang kayo, okay lang ang buhay niyo. Pero naglilingkod kayo sa Diyos, mahal niyo ang Diyos, yan ang totoong kayamanan na pwede nating iwanan sa ating mga anak. Amen. Amen. Sapagkat ang anak ay kayamanan. Kaya dapat iwanan natin sila ng totoong kayamanan. We should mold them with Christ to be Christ-like. Eh, huwag tayong magtataka kung bakit malayo ang mga loob ng mga anak natin. Maaring may pagkukulang din tayo bilang magulang. Hindi naman kasi pwedeng trabaho lang ng trabaho. Kailangan meron talaga magulang. Kung ang tatay nasa abroad, o tatay nagtatrabaho, dapat yung nanay talaga. Eh, kaya nga dapat eh, mga binata dyan, no? Yung manliligaw pa lang, no? Alam nyo ba kung anong unang qualification na dapat hanapin nyo sa isang babae? Hindi yung maganda, hindi yung sexy. Yung una sa lahat, yung malapit sa Diyos. Sapagkat ang babae na malapit sa Diyos at nandilipo sa Diyos, sabi sa Bible, yan ay isang kayamanan ng isang lalaki. Dahil pa niya tumama sa loto. Kapag nakapag-asawa ka ng isang babaeng naglilingkod sa Diyos, isang babaeng malapit sa Panginoon. Amen. Kaya marapat lamang na pagnilaya natin ang buhay natin ngayon. Ako ba yung nagiging Mama Mary, Elizabeth, Baby John, Baby Jesus? Para nang sa ganun. Yung mga susunod pa natin saling lahi, maraming magiging Baby Jesus, maraming magiging Baby John the Baptist. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Nawa napagnilaya natin itong mabuting balita. Sapagkat, higit sa lahat, yung pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, nagbibigay yan ng kagalakan, ng joy. Tandaan natin yan. Nung marinig pa lang ni Juan Bautista, yung boses ni Mama Mary, nagagalaw na yung chan ni Elizabeth, no? Because ang hatid ni Maria ay kagalakan, joy. Kaya tayo, araw-araw, ang gusto sa ating ibigay ng Diyos, ano? Joy! Kung dinadalo man tayo ng mga sakit, ng mga problema, walang pera, may sakit, may cancer, broken relationship, meron kang kulang sa buhay mo, feeling mo, dinadalo tayo lagi ng Diyos, ng kanyang mabuting balita. To give us joy, to give us kagalakan, na isa sa mga bunga ng banal na espiritu. Amen! Huwag kang mag-alala. Ano man ang problema mo ngayon, may katapusan yan. Basta ang mahalaga, huwag mo sayangin yung bawat araw na nalulungkot ka, wala kang gana sa buhay, na parang gusto mo nang mamatay. Kapatid, sayang ang buhay. Baka mamaya bibigyan ka lang ni Lord ng 56 years old, 75 years old na mabuhay dito sa mundo. Sayang naman kung ispend mo pa sa galit, sa kalungkutan, sa kawalang pag-asa, samantalang everyday God is giving us joy na hindi mabibili kahit sa Mercury Drugstore, na hindi ka pupunta sa isang mall o sa isang tindahan, pagbilad nga po ng joy, o joy dishwashing paste lang, pwedeng liquid ang mabili sa isang department store. Ang sinasabi natin, yung joy na kapayapaan, hindi natin mabibili yan kahit saan. Kahit pagsamasamahin mo pa lahat ang pera sa mundo, ang kapayapaan, ang kagalakan, hindi nabibili. Priceless. Nanggagaling lamang sa Panginoon. Diba? Ibang kahit na kapos ka sa pera, kahit na may sakit ka ngayon, hindi mo pa paliwanag. Bakit nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos? Bakit ako nagpapasalamat pa rin sa Diyos? Samantalang kapos ako, may kulang eh. Eh, yun po ang problema natin eh. Kaya hindi natin maramdaman ang tunay na joy sapagkat hindi tayo marunong magpasalamat sa Panginoon. Amen. Kapag marunong tayo magpasalamat sa Diyos, lalo na sa panahon na may problema tayo, ang joy, ang kagalakan ng Diyos ay sa atin. Amen. Kamukha ni Elizabeth, hindi pa nakikita ni John the Baptist si Jesus, dahil mas pareho silang nasa tiyan, pero yung joy, alam mo yun, kahit hindi pa natin nakikita ang Diyos, pero naniniwala tayong may Diyos, naniniwala tayong
ang Diyos ang magbibigay sa atin ng complete joy. Kasi magkaiba po kasi ang happiness sa joy eh. Yung happiness, masaya ka lang kapag nakuha mo yung gusto mo. E paano pang di mo nakuha? Malungkot ka na. E ang joy, makuha mo man o hindi ang gusto mo, may kagalakan ka. May joy sa puso mo na hindi pwedeng nakawin ni naman. Kaya dapat sa buhay natin, lagi nating iniisip, ano ba? May problema ako ngayon. Ako ba'y magagalak o malulungkot? Eh, una mong gawin, magpasalamat. Kasi once na nagpasalamat ka, automatic, yung kagalakan sa buhay mo, magkakaroon. Amen. Ang mga problema dumadating po sa buhay natin yan, may rason yan. May reason yan. Hindi pwedeng wala. At walang problema, walang solusyon. Imposible din yun. Kailangan lahat ng problema may solusyon. Kaya yung problema mo ngayon, hindi ka nag-iisa. San katerba, problema ganun din. Pero paano nila dinadala? There should be always a joy. Sa pagsusolve ng problem, dapat laging merong kagalakan sa puso natin. Amen. Para sumaatin na ang banal na espiritu. Yung takot, di ba yung mga nakaraang gospel, laging sinasabi ng Anghel Gabriel nung magpakita siya kay Mama Mary, kay Zacarias, kay Jose, huwag kang matakot. Kasi, once natakot na tayo, mawawala na yung joy na yan. At yan ang gusto ng Diablo. Sapagkat ang gusto ng Diablo, nakawin, patayin ang ating relasyon sa Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Isang buhay na masasabi nating nagmumula sa Panginoon. Amen. Sayang. Sayang. Sayang yung oras na ito. Nalulungkot ka. E samantalang nandiyan ang Diyos. Sayang. Meron kang pwede ipagpasalamat. Pwede ka magpasalamat kasi nakakakita ka pa. Nakakaramdam ka pa. Nakakagalaw ka pa. Pumunta ka sa ospital. Ang daming tao na nakahiga, may oxygen. Maraming tao na walang paa. Maraming tao ang bulag. Maraming tao, di ba? Pumunta ka sa prison, sa bilangguan. Maraming tao ang nagkasala na kulong. Hindi sila makalaya, hindi sila makalabas. Yung iba doon, hindi pa dinadalaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Tinakwil na. Eh lalo na pumunta ka sa sementeryo, tahimik. Wala na silang problema. Mamili ka kung saan mo gustong kumuha ng kagalakan. Pero tayo buhay pa. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos. Para i-enjoy yung joy. Kasi libre yun. I-enjoy yung hangin. Kasi libre yun. Samantalang iba, binibili pa yung hangin sa oxygen sa hospital. Ang daming dapat paghugutan ng joy. Bakit tayo nalulungkot? Amen. Kailangan lang talaga maging number one si God. O si only God lang sa puso natin. Para makita at maramdaman natin na marami palang pwedeng gawin ang Diyos na kagalakan. At alam niyo ba kung saan nakatatagpuan ang tunay na kagalakan? Sa panahon ng problema. Diyan mo mararamdaman yung totoong kagalakan kapag may problema ka, pero hindi ka nagre-reklamo sa Diyos. Pero nagpapasalamat ka pa rin sa kabila ng problema. Yung bang tipong namatayan ka na ng mahal mong anak, asawa. Pero oo, as tao, magkakaroon tayo ng kalungkutan. Pero magpapasalamat pa rin tayo sa Diyos na siya yung magkukonfort sa atin. Magpapasalamat tayo sa Diyos sa ilang taon na nakasama natin yung mahal natin sa buhay na namatay. Magpapasalamat tayo sa Diyos. Alam niyo ba, na kapag nararamdaman natin ang tunay na kagalakan, kapag natatanggap natin ang kalooban ng Panginoon. May mga panalangin tayo na hindi natin makuha. Halimbawa, gusto mong mag-abroad, di ka nakapag-abroad. Hindi ba? Halimbawa, tumakbo ka sa election, hindi ka nanalo. Magiging down ka ba? No, hindi. Doon ka kumuha ng joy. Kasi naniniwala ka na merong plano ang Diyos sa'yo na mas mabuti kesa sa plano mo. Kasi minsan yung mga plano natin palpak. At talaga naman, di ba, ang mga tao na nagbabalik loob sa Diyos at nakakakilala sa Diyos ay yung mga taong nanggaling sa problema. Yung mga taong parang halos wala nang lalapitan kundi last resort na si God. Meron bang taong lumabis sa Diyos na ganun-ganun na lang? Di ba, usually yung mga namatayan, yung mga nasunugan, yung mga dating addict, dating masamang tao,
Hindi ba? Yung mga malulungkot na tao, yun ang nagbabalik loob sa Diyos at doon sila kumukuha ng joy. Amen. Kaya kapag may problema tayo ngayon, this is the opportunity. Open ni God yung stage sa atin para ipakita sa Kanya yung kagalakan. Hindi yung minsan masakit lang yung ulo mo, parang minumura mo na sakit-sakit. Ang daming dapat ipagpasalamat. Amen. Kaya marapat lamang na itong mabuting balita natin na pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, mapagnilaya natin na the joy na dinala ni Mama Mary kay Elizabeth, dapat ganun din tayo. Hindi ako naniniwala na wala tayong dapat ipagpasalamat sa bawat araw. Makakain ka nga lang eh. Alam mo yung makanguya ka lang ng maayos, madigest mo, tapos mailabas mo ng maayos. Hindi ba? Galak ka na. Kesa naman yung hindi ka matunawan, hindi ka, di ba? Hindi mo mailabas yung dapat mo ilabas. O kaya yung masakit yung lalamunan mo, o hindi mo malakad yung paa mo dahil sa arthritis mo. Pero hindi eh. There's always joy in everything. Kailangan lang tayo maging positibo sa buhay. Amen. Alalahanin nyo, hindi tao, hindi pangyayari, hindi bagay ang makapagbibigay ng totoong kaligayahan sa tao. Sapagkat makamtan man lahat ng tao, ang lahat sa mundo, kung ang kapalit naman nun ay yung kanyang kaluluwa, baliwala lang. Ang totoong kaligayahan, hindi nabibili. Ang totoong kaligayahan, o totoong joy, tanging sa Diyos lang nagmumula. At sana meron tayo, no? Kasi narinig natin yung kantang, alam niyo yung joy to the world, the Lord has come. Hindi ba? Yan ang dala ng isang sanggol sa Sabsaba na makikita natin ngayong December 25. Joy to the world. Kaligayahan, kapayapaan sa buong mundo. Na sana kahit hindi Pasko, nararamdaman natin. Hindi yung tuwing Pasko lang parang, sige, joy, joy to the world. No? Ng mga handaan, katakot-takot ang mga Christmas party, mga regalo. Hindi yan, hindi yan ang totoong meaning ng Christmas. Yung tipong nandiyan kayo sa isang Christmas party ngayon, may mga nagpapagames, may mga umiinom, may mga nagsasayaw, may nagkakantahan. Pero teka muna, nagdasal muna pa kayo. Kasi nandun yung presensya ng Diyos. Baka hindi natin napapansin yung presensya ng Diyos. Yung totoong meaning ng Christmas. Amen. We have a choice eh. Every day is a choice. Araw-araw, pinapipili tayo na sa Diyos. Pumili ka. Maging masaya ka o maging malungkot ka. Maging mainit ang ulo mo o mapapasensya ka. Maging mapagpatawad ka o mapagtanim ka. Hindi ba? Kasi kamukha niyang pang mapagtanim na galit. Hindi yung nagbibigay ng joy sa buhay natin. Di ba? Masarap ng tulong ng kakaaway mo, pero ikaw, iinis ka sa kanya. Nagsisimula lang yan sa inis. Pag tumagal-tagal, inalagaan mo pa yan. Parang baby yan eh. Alam niyo ba ang galit? Parang baby yan eh. Parang sanggol na dinadala mo sa sinapupunan mo. Inis muna. Sa susunod, pagkatapos na inis, naiinis ka, mamaya naasar ka na. Tapos, ayun na, nagtatampo ka na. Tapos ang tampo, ano? Ay, una pa pala, nagtatampo muna. Tapos naiinis. Tapos mamaya, masama na ang loob. Tapos ano na? Galit na. O pagkatapos ng galit, ano na? Poot na. Alam niyo ba ang poot? Grabe na yun. Hindi ba? Yung galit mo, inalagaan mo. Pero if there's a joy in our hearts, hindi dapat ganun. Sapagkat, yun nga eh, ang pagdating ng Panginoong Hesus, pagliligtas sa sangkatauhan, parang bigay ng kapayapaan, parang bigay ng kagalakan. Amen. Nawa, mapagnilaya natin to ha, itong gospel ngayon. Amen. So sa mga hindi nakaabot ng gospel, Thursday gospel, pwede nyo naman pong i-replay itong Thursday gospel natin ngayon. Lalo na magsisimba kayo mamaya, simbang gabi. Pagkaroon po tayo ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at na Anak na Espiritu Santo, Amen.
Muli, Panginoon, maraming marami pong salamat sa pagbibigay niyo po ng enlightenment sa aming isip. Natunay nga na kami maging kawangis sa karakter ni Maria at ng sanggol na si Baby Jesus at si John the Baptist at ang ina rin niya sa Elizabeth na magkaroon po kami ng humility. Tulong mo po kami, Panginoon, na ang kababaan ng loob at ang pagsunod sa iyo ay mag-ibabaw sa aming pananampalataya. At nawa ang kapay ang kagalakan na binibigay mo sa buong mundo ay maramdaman namin, lalo na sa panahon ng pagsubok, lalo na sa panahon ng nalulungkot kami, lagi namin isipin na joy that comes from God. Sapagkat ang tunay na kaligayahan sa Diyos lang manggagaling. Lord, pinapanalangin ko ang mga taong nawawala, nananakawa ng joy, ng kagalakan sa kanilang puso. In Jesus' name, Lord, tulungan mo po sila na maisip at matanggap na paglapit sa iyo, paglilingkod sa iyo, pagmamahal sa iyo, Panginoon, pagdarasal sa iyo, ang magbibigay ng kagalakan sa aming mga puso. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami painturo sa tukso, ihadya mo po kami sa lahat ng masama. Muli, Panginoon, maraming salamat sa iyong mensahe. Sa oras na ito, sa tulong mo, paghahari na namin ang kagalakan o ang joy sa aming puso. Na sa tulong mo, ikaw ang pagkukunan namin ng kagalakan na hindi namin matatagpuan sa tao, sa bagay, sa mga material na bagay sa mundo, kundi tanging sa iyo lamang, O Diyos, ang kagalakan na yan. I pray sa bawat pamilya na nakikinig ngayon, maghari si Kristo sa ating buhay. Maghari ang mga bunga ng banal na espiritu kamukha ng kagalakan. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. At awa, dalhin namin itong kagalakan na ito hanggang sa huling hininga namin, Panginoon. Ang lahat ang dadalain ko po sa iyo, Ama, sa Panginoon, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Nawa, na-bless po tayo sa mabuting balita. And of course, isa sa mga bunga ng Banal na Espiritu, ang joy. So, libre yan. Kunin natin yan mula kay God. And of course, ninayang po kayong makinig sa Word of God, Daily Gospel, Monday to Saturday, alas 6 po ng gabi. And punta po kayo sa YouTube channel ko, meron yan. Mula noong 2019 hanggang sa ngayon, kung gusto yung makakirig ng mga gospel sa mga nakaraan, type lang po nyo po yung aking Facebook account at YouTube account na Angelica Doide. And kung meron po kayong mga Thanksgiving dahil sa joy na nararamdaman nyo kay Lord, or gusto nyo ng prayer request, PM nyo lang po ako, sama po kayo sa closing prayer. And of course, kung gusto nyo namang i-add ko kayo sa aming group chat, PM nyo din po ako. I-add ko kayo. Kung meron kayong kaibigan na gusto nyong i-add para updated po kayo sa nangyayari sa Word of God na nagsimula noong August 5, 2019. And of course, humingi din po ako ng prayer sa inyo na pag-pray nyo po ako physically, emotionally, spiritually, na lagi akong gabayan ng Panginoon. Amen. And of course, yun nga, pwede nyo i-replay ang Thursday Gospel. Makakatulong to bago kayo magsimba mamaya. Amen. Ito po'y suporta sa ating Catholic faith. No? Siyempre, pari pa rin ang pinakinggan natin sa homily. Yung mga ganitong gawain online, ito po'y suporta sa ating Catholic faith. Amen. Sabi ko nga sa inyo, kapag nagsasalita yung pare, ang Diyos ang nagsasalita, instrumento lang. Kaya pag Sister Angelica nagsasalita, hindi po ako yun. Instrument lang po ako ni Lord. Amen po. Through the guidance of the Holy Spirit. Amen. And of course, kung lolobi ng Diyos ang December 22, 2023, Friday Gospel, ang makakasama po natin, meron po akong guest preacher, si Brother
George Menjoro. Ayan, siya po yung gagamitin ng Diyos bilang daluyan ng mabuting balita alas 6 po ng gabi. Ayan. Minsan po, nagkakaroon po tayo ng mga guest preacher. Yung mga guest preacher na talagang willing silang magpagamit sa Panginoon online. Amen. Yun nga lang, nag-a-adjust ako sa oras nila, no? Kasi iba talaga busy. Pero syempre, may mga talagang willing, no? Kahit busy, talagang willing silang magpagamit online. Kasi alam naman natin ng online, pwede yung ma-reach out ang mga tao sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Hindi ka mukha ng face-to-face. Eh, kung nasa Parañaque ka, Parañaque lang, 'di ba? Kung sa community ka ng Bulacan, Bulacan lang. Hindi ka mukha ng online, pwedeng paulit-ulit, pwedeng eto kayo, 'di ba? Sabi ko ngayon, you should share the daily gospel through your timeline. Huwag niyo ikahiya. Okay, sa GC niyo, i-share niyo kasi 'yun naman po ang reason, isa sa mga reason kung bakit nagkatawang tao ang Panginoon, 'di ba? Para ipangaral ang mabuting balita. So, yun po ang ginagawa natin ngayon. I-viral po natin ang mabuting balita. Kasi yan naman po dapat ang mag-viral, hindi kung ano-ano, di ba? We have to praise God. Yan ang dapat maging content ng ating mga timeline, ang Panginoon. And of course, maraming pong salamat sa Diyos. At pakinggan po natin ang isang Christmas song, Joy to the World. Maraming pong salamat, and to God be the glory.